The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. The one who comes from above is above all. The one who is of the earth is earthly and speaks of earthly things. But the one who comes from heaven is above all. He testifies to what he has seen and heard, but no one accepts his testimony. Whoever does accept his testimony certifies that God is trustworthy. For the one whom God sent speaks the word of God. He does not ration his gift of the Spirit. The Father loves the Son and has given everything over to him. Whoever believes in the Son has eternal life, but whoever disobeys the Son will not see life, but the wrath of God remains upon him. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. My dear brothers and sisters, for the past days, we have been hearing from the Gospel about the dialogue between Jesus and Nicodemus. And today also, Jesus was speaking to the disciples and to the crowd gathered. But let us remember, my dear brothers and sisters, that Jesus is not just teaching as a teacher. Jesus was speaking to them. Hindi lamang nagtuturo si Jesus bilang isang guro. Si Jesus ay nakikipag-usap sa kanila. In our gospel reading today, we hear about Jesus talking to his disciples. But Jesus reminds them, where does his word come from? Saan ba galing ang kanyang sinasabi sa kanila? Jesus tells them that the one sent by God comes from God. And the word that he speaks comes from the one who sent him. Kaya pala si Jesus ay nakikipag-usap din sa mga tao dahil siya mismo ay kausap din ang Diyos. Kausap niya ang Ama. Kaya nga napakahalaga, mga kapatid, na tayo ay marunong makipag-usap sa isa't isa. Nauuso po ngayon yung salita na puso sa puso, tao sa tao, nagbabahay-bahay para makipag-usap sa mga tao. Gusto ko sanang sabihin, matagal nang tinuturo ni Jesus yan. Ngayon lang natin na-discover. Sabi kasi nila, Father, effective pala, no? Pag tao sa tao, puso sa puso, nagbabahay-bahay, mas effective pala yan. Gusto ko sanang sabihin, matagal nang tinuturo ni Jesus yan. Yan na ang matagal na sinasabi ni Jesus. Matuto sana tayong makipag-usap sa isa't isa. Tao sa tao, puso sa puso. That is how Jesus was teaching his disciples. I hope, my dear brothers and sisters, that whenever we attend the celebration of the Mass, we do not just attend and see Jesus
teaching us through the priest. Kasi po, kapag ang tingin nyo palagi sa misa, a-attend ako ng misa, makikinig ako sa turo ni Father. Nako, sigurado ako, baka marami sa inyo tatama rin. Kasi ang iniisip nyo palagi, turo. Pero hindi lamang nagtuturo si Jesus. Kinakausap po niya tayo sa bawat misa. Puso sa puso. Tao sa tao. Kaya magkakaroon lamang ng epekto ang misa sa atin. Kapag tiningnan natin ang misa, hindi lamang pagtuturo, kundi pakikipag-usap ni Jesus sa atin. I know that the celebration of the Mass is a public celebration of the Church. But let us remember that even in these public celebrations, God is speaking to us, heart unto heart. That is why in our first reading today, we see the mission of the disciples after the resurrection and ascension of Jesus into heaven. Their first mission is to go house to house, heart unto heart. Yan ang unang misyon ng mga alagad, magbahay-bahay, makipag-usap tao sa tao, puso sa puso. Kaya nga, pinipigilan na sila, ayaw nilang magpapigil, sapagkat diyan manggagaling ang pananampalataya kapag tayo ay marunong ng makipag-usap. Kaya po, kapag makikipag-usap sa atin ang mga tao, huwag agad nating sabihin, shut up! Uso ngayon ng salitang yan, no? Shut up! Makipag-usap. Sapagkat sa pakikipag-usap, diyan nang gagaling ang pagbabago ng isip at puso. My dear brothers and sisters, in this celebration of the Eucharist, let us not just respond. Let us not just sing. Let us not just listen. But let us have a conversation with God, heart unto heart. Amen.